Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Siyempre ito, magbibigay tayo ngayon ng reaksyon at komento dito sa mapapanood natin ngayon yung usapang Chocolate Hills, no? Kung bakit yan pinayagang maitayo dyan, no? Dahil yung area na yan is a protected area, protected pounded. Dapat yan ay pinapangalagaan. Diba? Pero sinabi ko nga, tinalakay natin is nakakaawa yung mga, yung namuhunan dyan. As in, baka hindi na bumalik kung sakaling ipasara yan, yung pinuhunan nila. So, eto, yung owner, no? Nakita lang natin to sa isang, ano, sa social media dito, sa SockMed. No? Tatalakayin lang natin eto, yung interview, yung nagsalita, yung owner ng resort. Ayan, para malaman natin, no? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang sabi po ng DENR, kayo po ay nabigyan ng TRO noong September 2023. Mm-hmm. Totoo po ba? Na-serve po ba nila sa inyo yun? Yes po. So, meron po, oo. At ito pong video ay kailan po ito nakunan? Yung nagwa-viral po ngayon, dun sa vlogger po natin. Last week lang po, ma'am. Last week lang, oo. So, hindi pa po nagsasara, kumbaga, ang Captain's Peak Resort. Yes, ma'am. Oo. Bakit sa kabila nung TRO ay hindi pa po nagsasara kung meron na nga pong ganyan na na-serve ang DENR? No comment po dyan, ma'am. No comment? Ano po? No comment daw. Ma'am, yes, no comment yun po. Lang. Ma'am, naintindihan ko lang po kung ayaw nyo magkomento sa ilang mga tanong. Pero at the very least po, baka bari nyo sabihin sa amin kung ano po yung mga ano, mga permit na nakuha ng inyong organisasyon o inyong negosyo at kung kanino po nakuha yung mga permit. Kasi ang understanding ko po doon sa mga nakaraan ninyong interview, nakakuha raw kayo ng mga permit sa mga kinukulan. So, sino po yung mga nagbigay sa inyo ng permit at anong klase pong permit ang naibigay? Yun, kailangan talaga malaman kung sino ang nagbigay ng mga permit sa kanila. Diba? Kasi protected area yan, so pinapangalagaan yung lugar na yan. Isa yan sa kalikasan natin na iniingatan natin. No, hindi basta-basta pasyalan lang yan. No, may history yung Chocolate Hills. So, kung may nagpatayo ng ganyan, ang ibig sabihin is nilabag niya yung patakaran na yon, yung batas na yon na nagbabawal na magtayo ng mga ganyan sa Chocolate Hills. Siyempre, kung may owner, no, may gusto magpatayo ng resort, tapos sa'yo lalapit, di ba? Alam mo naman na bawal magpatayo ng Chocolate Hills. Alam mo naman na bawal magpatayo ng kahit na ano dyan dahil pinoprotektahan niyang lugar na yan, is hindi ka papayag. Kasi alam mo yun eh, lalo na pag nagtatrabaho ka sa DENR, alam mo yun. Hindi pa pwedeng hindi mo alam yun. Ikaw na magsasabi, ay bawal dyan, hindi tayo pa pwedeng magano dyan, hindi namin pa pwedeng pirma, hindi namin pwedeng magsunod yung gusto nyo. Kasi, ano yan, pinapangalagaan natin yung lugar na yan. Alam nyo yun, may patakaran na ganun. So, bakit nakalusot yan? Before po kami nakakuha ng business permit ko sa LGU, doon po kami mag-propose ng mga proposal project po namin sa DENR po, sa Pambi Division po. Sa Protected Area Management Division sa Pambi. Yes. Board. Oh, so nagsabit po kayo ng proposal sa Pambi. Pero ang tanong ko po ay kung kayo po ay nabigyan ng permit ng Pambi sa inyong project proposal. Yes, meron po kami mga proposal na nire-reject po nila. Tulad ng mag-construct ng mga matataas na gusali. Kasi meron po kami ano dito, parang wala po siyang ano ba yung tawag, monument ba yun? Yes, monument na elevated area. Apo. Yung proposal po namin, sana doon namin itatayo yung swimming pool. Pero in fairness, no, ang ganda ng itsura niya yan, mga katunay, kung makikita nyo.
Kapag pumunta ka, is nakaka-relax. Kasi nung una nakita ko, parang sabi ko, parang ang pangit kasi parang liit. Pero habang lumalapit tayo, nakikita natin, is maganda siya. Relaxing siya talaga. No, ang tanong kasi sa ganyan eh, mapapangalagaan ba 'yan kung sakasakaling may ganyan diyan magtayo? Syempre, hindi maiiwasan 'yan lalo na kapag dinagsa ng mga tao 'yan. Pag tumagal nang tumagal. Syempre, gawin diyan nakikita tayo, kikita kayo nang kikita niyan. So kailangan talaga is pangalagaan 'yan yung mga nandiyan, 'di ba? Yung mga surroundings diyan. Minsan kasi pag kumikita, hindi mo na napapansin 'yun. 'Di ba? Basta pag ano, dami, sige, pasok lang sila ng pasok sa atin. 'Di ba? Kaya para sa akin mahirap eh. Mahirap talaga. No? So, inire-reject po nila. Mm. So, yung approve lang po sa viewing area namin is yung dalawang treehouse lang po. Ma'am, sorry po, i-clarify ko lamang po. So, ang sinasabi po ninyo, in-approve ng PAMBI, ng Protected Area Management Board, ang inyong proposal para magtayo ng tatlong treehouse, tama ho ba? Yes, sir. Tatlong treehouse po. In-approvean po yun ng PAMBI. At yun po ay... Approved po siya. 2018 po. At yun po ay may kasulatan, I suppose. Yes, of course, meron po. Okay, that's good to hear po. Pero po, yung swimming pool, for example po? Yung swimming pool, meron din proposal na nangyari. Kasi hindi talaga kami pwede mag-construct pag wala, hindi po approve sa kanila. Ipatigil talaga nila yung pag-construct ninyo pag wala po kayong, ano ba, Wala po kaming permission galing po sa kanila. Ayun eh, kasi pumayag sila eh. Yun ang ano dyan eh. Kataka-taka dyan yung pagpayag nila eh. Sa kabila na bawal talaga magpatayo dyan. Tapos nga, nung tinalakay natin nung nakaraan, is may mga iba pang resort. Sabi nga doon na meron pa mga ibang resort na nandiyan. Hindi lang yung Captain's Peak Resort. No? So may angkla pa siya. No? Halata na sa barko nagtatrabaho yung may-ari niyan. No? Talaga, i-approve muna nila bago po kami mag-construct. Naintindihan ko naman po. Ang sinabi po niyo ay... Dapat dyan, kung tutusin, wala namang kasalanan dyan yung ano eh. Ayan, yung may-ari, yung nakabili niya, naka-ano niyan. Ang may kasalanan talaga dyan, yung nag-approve eh. Diba? Kumbaga, lumalabas dito is para sa akin ha, sa pag-aaral natin. Parang biktima na lang din sila dito eh. Siyempre sila, gusto nilang magnegosyo. Gusto nilang magtayo. Diba? O kahit naman sino, may makita ka magandang spot, uy, ang gandang tayuan ng negosyo to. Siyempre, magtatanong ka muna sa lugar na yon. Hindi mo naman basta-basta na pwedeng, oh, eto ang ganda ng lugar na to, bukas magpapagawa na ako dito ng itatayo ko. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan magpaalam ka muna. Diba? Sa mga ano nga, magtatayo ko, pumupunta ka pa ng barangay, munisipyo, diba? So, etong gantong klaseng proyekto, ganyang klaseng resort, siyempre, malaki-laki din yan at malaki ang magagastos niyan. Kailangan talaga ng matinding permiso dyan. At yung pagpapaalaman mo at hihingan mo ng permiso bago maitayo yan, alam nila kung bawal o hindi, kung pwedeng magtayo dyan o hindi. Diba? Eh, yung mga simpleng mamamayan nga lang katulad natin, alam nating bawal magtayo dyan. Pero nagkaroon, diba? Bigay po kayo ng proposal para sa swimming pool. Ang tanong ko lamang po, kung maaari pong mas klaro, kung inaprubahan po in writing ng PAMBI yung inyong proposal para po sa swimming pool. Yes po. So meron pong separate na kasulatan po yon. Yes po. Yung hindi lang namin na-comply, yung nag-i-issue po sila ng ano, temporary closure po. Yung application po namin sa ACC, hindi pa po succeed. Ongoing pa po yung ang nangyari kasi nag-ooperate kami, yung ECC namin, hindi pa lumalabas yung certificate. Ganun po. Ah, yung EEC po sa, no, sa DENR, kumbaga eh, nahuli ito, no? Hindi po prior to construction. Apo, apo. Naintindihan ko po siya sabi ninyo, pero ang baka lang po magka-problema kayo doon sa issue na kayo po ay nagtayo ng establishmento na wala pang approval ng inyong
environmental clearance certificate. Kasi po, isa pong requirement ng ECC bago po kayo makapag-construction sa, lalo na sa isang protected area. Bagamat meron kayong PAMBI approval, eh, kailangan pa rin po ninyo ata ng ECC kasi bahagi po ng proseso yon. Yes, yun lang po ang hindi namin nagawa na i-process. So parang hindi pa kompleto bago kami mag-operate. Okay. Pero yung mga permits po namo sa pag-construct, ibinigyan na naman kami ng mga building permits galing po sa LGU. Ah, sa LGU po? Yung construction po, meron na po kayong permit galing sa LGU? Pwede ba ang mag-charge? Yes. Pwede mag-charge. Wala, hindi po tayong gano'n. Okay, so both LGU and the DENR issued permits. Ayun. So yung DENR ay pumayag, no? Nag-issue nila yung permit, pinayagan nila yan. At yung LGU is pumayag na magtayo ng ganyan dyan. Oh. Bakit naman ganun? No, siyempre, alam naman natin talaga na maganda yan. Pwedeng maging tourist spot yan. No? Maging tourist spot talaga yan. Chocolate Hills yan. Eh. Pero parang dito, eh, sinabi nga nung nakaraan, is hindi nagkakaroon ng lagayan. Hindi natin alam yan. Pero para sa atin, no, may mga nag-iisip kasi dito, paano mo mapapapayag? Paano papayag yon kung walang magic? Hindi, di ba? Practical lang tayo eh. Di ba? Ay, tayo. Ako, tinatanong ko yung sarili ko eh. Di ba, mga katunay? Hindi mo alam eh kung bakit. Di ba? Takin mo. Yung lugar na yan is alam mong mahigpit. Lumabas ka nga lang ng gate mo sa school eh. Mahigpit yung mga gwardiya. Pero ayan, no? Talagang pinayagan nila. Hindi mo lubos maisip na ganun. Tapos walang medyo dadaang hilot-hilot doon. Parang ganun. Hindi mo dadaanin sa konting hilot. Parang gusto ko lang magtayo ng resort dito. Oh, sige, papayag kami diyan. Kasi, 'di ba, ang hirap talaga mapaniwalaan. Ako naman. Okay. Ma'am, ito lang po. Example po yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung importante po ng kaharagan po ng environmental clearance certificate. Sa batas po sa RA 7586 section 12, no activities will be allowed without an ECC sa isang protected area. In which case po protected area po yung inyong kinalalagyan. So, yun po, baka magka-problema po kayo doon. Yes, ongoing na po. Nasa kalagitnaan na po yung pag-process namin. Oo, yun nga lang po, no? Nakalagay din po na regardless of existence of private rights, no activity of any kind, including quarrying, which will alter, mutilate, or deface, or destroy the hills, shall be conducted. O bakit nyo po itunuloy itong pag-construct ng swimming pool? Siguro gusto rin po maintindihan ng mga netizens, eh bakit nga po ganito yung naging proposal po ninyo na magtayo ng swimming pool sa gitna ng Chocolate Hills. Eh ito nga po, pinagmamalaki natin ang buong bayan. Oo, diba? Ganda pa naman yan. Yamang kalikasan po natin. Ano? Ano pong nasa likod nung mga inisip at ginagawa po ninyo dyan? Yung sa amin po, pag nandito po kayo sa resort po namin, yung makikita niyo po is legally na nakapasok po siya sa proposal na 20% po. Yung nakikita niyo po yung slide namin na medyo elevated po siya. This is po the second time na na-trending ang Captain's Peak Resort. 2023 po, ito po yung first time na na-trending at saka nagpunta po dito yung DENR PAMB parang demissured if we are violated the measurement from the premises of the Chocolate Hills. But, trending. Luckily we are not. So sinabi po nila, so nag-imbestiga na po ang DENR tsaka PAMB. So sinabi po nila noong unang pagkakataon na hindi po kayo nagba-violate. Tama po ba? Yes, 2023 po. Nag-trending po ito sa 2023 po.
I think September. Yung The Captain's Peak Garden and Resort. Mm-hmm. This is the second time. Ayun, natating natong haya ng video na yon, ayun ha, si Ate nagsasalita nga, no? Talagang pinayagan pa rin sila kahit na may mga pagbabawal na sinasabi sa kanila, pero binigyan pa rin sila ng karapatan na makapagpatayo doon. Kapag talagang nagsara itong resort na ito, malulugi talaga yung may-ari diyan. Kupwera na lang kung papaboran sila na ipagpatuloy yan. Sa kayo, kayo tingin nyo mga katunay is maipagpapatuloy pa nila yung negosyo na yan? Kung sakasakali, di ba, papayagan ba sila? Pero para sa akin, parang malabo. Pero kung papayagan sila is woo, di ba? Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.